Ayan, ako, ito, pinag-uusapan natin eh, yung mga traffic, yung sa Balintawak, sir, eh, attorney. Napumunta ako nung Friday. Sabi, may mga siga-sigaan daw doon. Totoo ba yan? Talagang maraming factors talaga. Maraming pag factors. Nasa traffic ka. Marami kang nagiging human rights violations. Okay, anyway, paano natin ito, Mr. Yagi, paano nyo balak solusyonan itong inyong karaingan dito sa MMDA dahil sila eh mukhang tuloy na sila doon sa Coastal Mall in 2 weeks time. Well, we have to accept the bullet, no? Kung yun ang panukala ng ating pamahalaan, susunod kami at I'm sure sa pag na-implement yan, attorney, magkakaroon tayo ng maraming dialogo. Kasi ako nakikindit ako na magkakaroon lalo ng mas maraming problema kaysa sa solusyon. So, ang ano nyo is, sana makausap dialogue, kayo. Dialogue, karoon tayo na more dialogue. Hindi naman kayo pag nakipag-konsultasyon na igigiit nyo na, hindi, huwag nyo kami pigilan dito, hindi naman. Hindi, ang actually, yung konsultasyon ng ginagawa kasi ngayon, pinatawag kami, merong attendance, pagkatapos, yun na yung konsultasyon. Pero ang sinabi sa amin, bukas, doon na kayo. wala na kayo magawa. So, hindi na kayo nakapagbigay ng mga suggestion. Hindi na kami nakapagbigay. Okay, sige, tingnan natin yan. Attorney! Well, ito po isa lang sa mga programa natin para solution sa traffic. At lagi namin sinasabi, pag meron tayong regulasyon na ini-implement, talaga pong meron lagi maapektuhan at kailangan po ng konting sakripisyo para sa ikabubuti ng lahat. Mm-hmm. Kasi tingnan natin ito kung ano mangyayari sa mga darating na araw pagka fully implemented na itong kanilang integrated provincial bus terminal. Ano? Tingnan natin kung talagang luluwag ang traffic. Kung yung mga nakaparada sa Balintawak ay matatanggal na. Ha? Na tatlong lanes ang inuokupa. Nako, maraming salamat po, Attorney Emerson Carlos ng MMDA at kay Ginoong Alex Yagi ng PIBOWAP sa pakikipagkape at balita nyo sa amin ngayong umaga.